Hello guys! We're back! Nagpaplano na ba kayong mag-start ng bigasan business? Pero hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng supplier? Worry no more! Dahil in this video, ituturo namin sa inyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng supplier ng bigas. Kaya stay tuned para wala kayong ma-miss na important information. Based from our experience guys, merong apat na posibleng kuhanan ng mga bigas. Unang-una na dyan ay ang malapit na mga bigasan. May i-recommend namin na mag-check kayo sa malapit na bigasan sa area nyo na pwedeng mag-supply sa inyo. And i-make sure nyo guys na yung quality ng bigas ay maganda at yung presyo ay competitive pricing. Ang kagandahan kasi guys na sa malapit na bigasan kayo kukuha ng supplies nyo, unang-una na dyan ay kapag naubusan kayo ng supplies, madali kayong makakakuha sa kanila. Yung pangalawa guys, if ever for delivery, pag nag-order kayo ngayon, madideliver nila kaagad yung order nyo. At pangatlo naman guys, gaya ng lagi naming sinasabi sa inyo, if malapit yung supplier nyo, mas konti din yung minimum order na ire-require nila for delivery. Pangalawa naman guys na pwede nyong pagkuhanan ng bigas ay sa mga Facebook page. Kasi yung ibang mga rice trader at ibang mga rice wholesaler ay gumagawa talaga sila ng Facebook page para makapag-supply sila sa iba't ibang lugar. Ang pagtingin pala sa legit na Facebook page ay dapat yung Facebook page na masesearch nyo ay kailangan marami siyang followers. Tapos, kailangan din na marami siyang proof of delivery para malaman nyo na nagsusupply talaga siya ng bigas. And then, yung pangatlo naman, kailangan yung mga reviews ng mga customer niya ay mga good reviews para alam nyo talaga na legit yung makukuha nyo supplier sa Facebook. Kami din pala guys, as Rice Wholesaler, meron din kaming Facebook page. Kumuha kami nun para makapag-supply din kami sa iba't ibang lugar na malapit din sa amin. Tapos, pinopost din namin doon yung mga proof of deliveries namin. Tapos, doon na din kami nakikipag-usap sa mga customer kung meron ba silang mga order. Tapos, nagbibigay din sila ng mga review sa amin doon sa service na ginawa namin para sa kanila. Ang third guys, pwede kayong mag-direct sa mga rice mills. Ngayon guys, yung mga rice mill, nagde-deliver na rin sila sa iba't ibang area. Pwede kayong mag-check sa mga Facebook page para makapag-inquire kayo sa mga rice mill na target nyo. And just a heads up guys, kapag sa rice mill kayo magde-direct and magpapa-deliver kayo, usually mataas yung minimum order. Kasi guys, nung nakapagtanong-tanong ako dati dun sa ibang rice mill na nagsusupply, ang napagtanungan ko, ang minimum nila sa delivery ay 100 kavans. Ewan ko lang po dun sa ibang rice mill. And if ever naman meron kayong service at pwede kayong mag-pick up or mag-direct talaga sa Intercity or sa Golden City sa Bocaue, Bulacan, mas maganda yun guys. And meron kaming may i-recommend na mga rice mills na pwede nyong i-visit. Yun yung San Pedro, Mutia Rice Mill, Three Angels at saka yung Rod Rice Mill. Yung apat na rice mills na yan guys, yun yung may i-recommend namin kasi yun yung mga suki naming rice mills. And if ever napanood nyo yung previous vlogs namin, mapapansin nyo guys na yun yung mga rice mills na pinapakita namin sa videos namin. Ang pang-apat naman na pwede nyong pagkuhanan ng bigas is yung mga naibigay ng flyers. Yung doon sa flyers na yon, makikita niyo na din yung presyo at yung description ng bigas. Makikita mo doon kung anong klaseng bigas at kung competitive ba yung pricing niya. Kung competitive yung pricing niya, pwedeng doon kayo kumuha sa nagbigay sa inyo ng flyer. Doon pala kami nagsimula guys, doon sa pamimigay namin ng flyer. Nagbigay kami ng flyer dito sa area namin. Tapos nung nabigyan namin ng flyer, umu-order na sa amin. Tapos continuous na umu-order sa amin kasi competitive yung pricing namin. At sana guys, kung mabigyan man kayo ng flyers, tanggapin nyo kasi
naranasan namin na magbigay kami ng flyers, hindi man lang kami tiningnan or hindi man lang kami pinansin, syempre masakit sa loob namin, pero as an entrepreneur, tuloy lang. Kaya sana wag niyong kumbaga i-entertain niyo yung nagbibigay sa inyo ng flyer. Ayun lang. At dahil alam na natin guys kung saan tayo kukuha ng bigas, ito nga pala yung bagay na dapat nyo i-consider sa pagpili ng magiging supplier nyo. Unang-una na dyan guys ay yung mapagkakatiwala ang supplier. Kasi sa kanila nakasalalay yung quality ng bigas na ititinda ninyo. And kapag mapagkakatiwalaan yung supplier nyo, syempre kampante kayo na continuous yung stocks at hindi kayo mapapahiya sa mga customers nyo. Pangalawa naman guys, dapat yung supplier nyo ay malapit sa inyo. Kasi kagaya ng sinabi namin, kailangan yung supplier nyo ay malapit kasi konti lang yung minimum order nila pag magde-deliver sila. Tapos pag naubusan kayo ng stock, pwede kayong kumuha agad sa kanila. Ang pangatlo guys ay i-check nyo kung matagal na ba silang nagsusupply ng bigas or expert na ba sila sa pagbibigas. Kasi isinama namin yan sa mga bagay na dapat nyo i-consider para at least matutulungan nila kayo sa pagpapalago ng negosyo nyo. In case may mga questions kayo, masasagot nila ng maayos yung tanong ninyo kasi napagdaanan nila yon. And kapag expert na sa pagbibigas yung supplier nyo, for sure, magagandang mga quality ng bigas ang mai-offer nila sa inyo. Kasi guys, mahirap pumili ng magandang klaseng bigas. Marami kang kinoconsider sa pagpili ng magagandang klaseng bigas. Kagaya ng titingnan mo kung ang bigas ba ay laon, kung malambot ba or maalsa, kung maputi ba or hindi, tapos kung maganda ba yung pagkakatuyo niya or hindi, basta madami. Kaya kailangan yung pipiliin yung supplier ay batikan na sa pagbibigas. Tapos pang-apat naman guys, kung sa Facebook page kayo kukuha ng supplier nyo, ay tingnan nyo agad yung mga reviews niya, kung maganda ba yung review ng isang Facebook page. Kasi doon mo makikita kung maganda yung service nila doon sa mga customer nila. Tapos kung pangit yung service nila, pwedeng sa iba kayo kumuha ng supplier na makapagbigay sa inyo ng magandang servisyo. Panglima guys, dapat competitive ang pricing at good quality yung mga bigas na i-offer nila sa atin. Lagi nating iisipin guys na kailangang i-prioritize natin yung quality ng bigas kaysa sa presyo. Kasi hindi porke mababa yung presyo ng bigas, doon na tayo kukuha. So, dapat magkasama lagi yan, competitive pricing and good quality ng mga bigas. Guys, kung malapit lang pala kayo sa area namin at sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang Facebook page namin, ilalagay po namin dito para makapag-inquire kayo sa wholesale price namin and sa tracking services po namin. At sana may natutunan kayo sa video natin for today. And kung may questions kayo or suggestions, please comment down below para magawa namin ng video. At para sa hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel namin, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!